another video na naman tayo mga ka-blessed vlogs. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung magkano nga ba ang inabot ng plane ticket namin. At ano ang airlines na sasakyan namin. So kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video niya upload. So ano pang hinihintay natin? Kung interesado ka sa topic na ito, please keep on watching. So yun mga ka-blessed. So ako nga po pala si Bless. Isa po ako sa mga aplikante na nag-apply bilang isang home-based caregiver sa bansang Israel. At napasali sa lottery noong August 29, 2021. At nagkaroon din po ng schedule for recorded interview noong September 29, 2021. So, after po ng recorded interview, nagkaroon po ako ng schedule for medical noong November 5, 2021. So, after ko po mag-medical, naghintay na lang po ako na magkaroon po ako ng kontrata. So, lumipas po ang December, January, February, March. Wala pa rin po akong kontrata. So, na-expired na po yung unang medical ko. So, March 14 po, na-receive ko po yung kontrata ko. Then, March 15, nagpare-medical na po ako. So, habang hinihintay ko pong ma-release yung re-medical ko, tumawag yung POEE sa akin na cancel contract ako. Kaya yung time na yun, sobrang lungkot ko, naiiyak ako kasi bakit sa haba-haba at tagal ng paghihintay ko na magkaroon ng kontrata, isang araw lang na cancel contract ako. Kaya yung time na yun, sobrang iyak ko, pero isa lang yung naiisip ko, may plano ang Diyos para sa akin. Kaya ganun na kahit na ganun, kailangan tanggapin na siguro hindi ko pa time. So, ayun, yun lang yung pumapasok sa isip ko. So, yun, mula nung na-cancel yung contract ko, naghintay ako ulit na, na magkaroon ng kontrata. So, March 15, na-cancel yung una kong kontrata. April, May. So, May 19 po noon, nung na-receive ko po yung second contract ko. So, after ko po ma-receive yung second contract ko, tuloy-tuloy na po yung process ko. So, after po namin ma-receive yung kontrata namin, nagkaroon po kami ng online briefing noong May 20. Then, after po ng online briefing, nagkaroon po kami ng visa filing. So, nag-visa filing po kami noong May 24. So, after po namin mag-visa filing, nagkaroon po kami ng schedule for PIDOS. So, nagkaroon po ako ng schedule for PIDOS noong May 30. Then, after ko pong mag-online PIDOS, nagkaroon po ako ng schedule for OWASP-DEP noong June 6 hanggang June 8. So, dahil marami po kami noon mga ka-blessed vlogs, may first batch at second batch po ng CPDEP. Kaya, pang second batch po ako mga ka-blessed vlog. Then, June 9 po, sinabi din po yung amount na babayaran namin for airline tickets po mga ka-blessed vlogs. So, after po ng CPDEP ko, June 10 is nagpa-remedical po ako mga ka-blessed vlog. So, pangatlong remedical ko na po yun mga ka-blessed vlogs. Then, that day din po ng mga ka-blessed vlogs, June 10 is nagbayad din po ako ng aking airline ticket. So, magkano nga ba ang inabot ng plane ticket namin mga ka-blessed vlog? So, nagbayad po kami ng 54,000 para sa plane ticket po namin. Then, ang deadline din po ng pagbabayad ng plane ticket po namin is June 13, 12 noon po. So, dapat po bago po June 13 o bago po mag 12 noon is makabayad na po kayo ng plane ticket. So ako po, nagbayad po ako ng aking plane ticket noong June 10. So ano nga ba yung airlines na sasakyan namin? So ang sasakyan po namin ay Turkish Airline po mga ka-blessed vlog. So dun po sa binayad namin 54,000 para sa plane ticket namin mga ka-blessed vlogs, nandoon na po yung RT-PCR test
travel at yung white polo shirt, mga ka-Blessed Vlog. Sa pagbabayad po namin ng plane ticket, mga ka-Blessed Vlog, is pwede po siyang online bank transfer or over the counter or GCash, mga ka-Blessed Vlog. So ako po, ang ginamit ko po para makapagbayad ng plane ticket ko po, mga ka-Blessed Vlog, is over the counter. So nagbayad po ako sa BDO. So kapag mag-over the counter po kayo, mga ka-Blessed Vlog, or BDO po kayo magbabayad, kailangan po na gamitin nyo po yung reference number. Pero kapag GCash or online banking transfer, hindi nyo na po kailangan gamitin yung reference number, mga ka-Blessed Vlog. So after po namin makabayad ng plane ticket namin po, mga ka-Blessed Vlog, kailangan po namin isend yung receipt tsaka yung passport sa travel agency, mga ka-Blessed Vlog. So isi-send naman nila yung email kung saan nyo po isi-send yung receipt tsaka yung passport nyo, mga ka-Blessed Vlog. So that's it. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito. Kaya if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video niya upload. So thank you for watching, mga ka-Blessed Vlogs, and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!